Makasih, Tura. Makasih, Bian. Shout out kay Nelski sa Guitarius. Shout out sa iyo, bro. Shout out din kay Florentino Manimtim ng San Francisco, San Narciso, Zambales. Gumagawa tayo, boss, ng ano, ng lever, ng side lever natin. Gumagawa kami ng slot dito para sa link. So marami ito, mga 15 pieces. Nakaset na yung DRO natin. So kahit iwan ko na lang dito, okay na siya. Medyo mahina lang yung ano natin kasi maliit yung end mill natin, nasa 3mm lang. Kaya hindi pwedeng bilisan yung takbo ng table natin. Yan. So, merong slot na yung ano natin, yung side lever. Dong, paabot ng link mo, Dong. Pera mo na. Para yan dito, mga sir. Yan. So magbubutas pa tayo mamaya dito. Shout out kay Ruben Medina. Shout out sa iyo, sir, ng Tarlac. Marami ito. Sasabayan natin yung gawang CNC. Dito sa atin, di na kailangan ng program para makatrabaho tayo. Half lang muna. Bali, 5mm lang yung depth muna. Saka yung pagbalik mamaya is 10. Gawin natin 10 yung depth. Provinciano Mix TV, Tagpila, boss. Tagpila isa, boss. Depende, boss, sa ano, sa model ng unit. Feel errands. Wala agita da. Mayara ah. Pili lang ah. May nakaabang na blower para yung mga chips na kinakain ng end mill natin, eh lalabas siya. Kasi mahirap pag nag-stack sa loob, mag-lock yung end mill, saka mababalik yung end mill natin. Kasi maliit lang yung end mill. Kailangan natin matanggal yung mga chips sa loob, kaya may blower siya na nakaabang sa kanya. Naglalagay lang ako ng konting oil para hindi didikit yung mga chips sa end mill natin. Oh, ito naka 1 2 3 4 5 6 7. Naka-8 na ako. Wala pang 30 minutes. Jennifer Olivo, boss, tagpila receiver mo, tactical side lever. Ano, boss, sa ano lang?
Receiver lang gusto mo? Receiver o buong unit? Yan. Ayan, may slot na. Nasa 3mm lang yan, sobrang liit. Meron pa tayong mga extra dalawa. Anim pa. Napakagaling ng milling natin kahit tingnan mo na lang. Nung una nung drill press pa yung gamit ko, nako. Maraming sira. Provenciano. Boss, pwede na po magpa. Buy me another receiver akong AG, boss. Ipadala na po ngayon contact number ni mo. Messenger. Ay, machat ko ni mo, boss. Contact lang sa messenger ko, boss, yung Melvin Monopolio. Pagpasensyaan nyo na kung hindi ko masagot kaagad kasi ang daming nag-PPM sa akin. Yun na, nagtambaka na yung mga message. Hindi ko na mabasa isa-isa. Kung may mga kakilala kayo na malapit sa M3 Elegance, yung mga tropa ko na palagi dito sa akin at saka palaging nagme-message, patulong lang kayo sa kanila para mapansin ko yung ano yung message niyo kasi sobrang dami. Tagpila, receiver assembly, Sir Mel, hammer type, wala lang barrel kag tank. Kung receiver lang, sir, meron tayong dalawang klase sa hammer. Merong pang woodstock at saka merong pang tactical. So magkaiba yung price nun kasi sa tactical, marami pa tayong dinadagdag. Pero mas mura yung ano, yung sa woodstock. Kasi parang simple lang siya. Kasi ngayon, yung design namin sa tactical, kung orderin mo talaga yung tactical, hindi mo na pwedeng ilagay sa woodstock. Papakita ko. Ito, sir. So, pag nakadesign na siya sa tactical, hindi na siya pwedeng yung woodstock kasi babao na ito sa kahoy. Saka sobrang laki nito para pwede nating i-bounce sa kahoy. So, pang tactical na talaga ito. Hindi ito pwede pang woodstock. Kaya kung gusto mong umorder, dapat kung ikaw na mag-decide kung pang woodstock or tactical yung receiver na kukunin mo.
Ito boss, bagong gawang receiver. Sidelever ito. Dito natin yung ano, yung lever na ginagawa natin ngayon, dito natin ikakabit. Parang ganyan siya. Stainless lahat yung mga parts sa loob, kasama na yung mga screw. Stainless lahat. At yung ano natin, yung hammer natin, floating ito. Hindi ito katulad ng iba na dito nag-slide sa butas. Meron siyang rod na doon nag-slide yung ano, yung hammer natin. So, abutan mo ako ng hammer doon. Saka rod. Air Arm Sniper 26. Di ka pamangkot sa Negros. Kung tagpila ko, no, ambal ko, PM Lancer Melvin Messenger M3. Bro, Air Arms. Minsan kasi hindi ko mabasa yung mga message kasi ang daming ano, daming nagme-message sa akin. Minsan nga kung ano, kung day off namin, may message pa rin. So, sorry kung pag hindi ko nasagot kasi tuwing Friday sundown, wala na kaming trabaho. So, rest day na namin yon hanggang Saturday ng sunset din. Sa SDA yun yung observe namin ng ano, ng Sabat namin. Kaya minsan hindi ko masagot yung mga inquiry. Kasi yun nga, rest day natin. Jury Verde. Sir, yung tanong mo, kung anong mas malakas, Sidelever o hammer? Para sa akin, sir, yung mas malakas, hammer pa rin. Sidelever, marami kang babaguhin pag gusto mo siyang lumakas. So, sa hammer namin, nahirapan nga kami magbaba ng velocity kasi sobrang lakas niya. Nasa setup talaga yun ng ano, ng hammer natin. Basta sa tamang ratio yung lahat, sa trigger, sa spring, sa level ng firing pin. Pag nakuha na lahat yung ano, yung tamang sukat at tamang latser, kahit sa ball housing, sukat ng ball housing, yung porthole, kailangan natin yun. Sa hammer ako, sir, mas malakas yung hammer kasi mas matipid pa. Sa Sidelever, minsan hindi natin maiiwasan yung tinatawag na hammer bounce. Lalo na kung mahaba yung travel ng hammer. Katulad nito, may papakita akong hammer. Ito yung receiver natin. So, bali, ito yung hammer sa loob. Hindi siya nakaslide sa butas. Dito. Bali, nakaslide siya sa mismong rod. Ito yung rod. Maatrasabante siya. Saka yung pin, dito yan tumatama. Bandang dito. So, yung hammer natin, umiikot ito. Hindi sa isang side lang siya pumapalo. Bali, umiikot ito. Tsaka dito sa likod, ito yung ano, yung pin na guide niya, tsaka yung guide din ng spring natin. Para hindi magbaloktot yung spring natin. Ayan, umaatras sa bante lang yan. Bali, dito yan pumapasok. Sa loob yung pin. Sample lang ito, mahaba ito. Tsaka ipasok natin yung ano, yung hammer niya. Ayan. So, maluwag yung hammer sa mismong casing ng ano natin. Bali, ganyan yung position sa loob. Ayan, umaatras sa bante. At saka, dito namin ipasok yung trigger housing para hindi natin makita yung mga pin dito sa labas. Dito natin ipasok sa loob. Kaya malalim yung butas. Ayan.
So dito sir, nag-upgrade na kami ng ano natin. Tingnan niyo naman kung gaano kalaki yung ano natin, yung plenum. Yung daliri ko kasya dito. Nasa 18.5 yung butas natin. So wala tayong masyadong design sa labas. Kasi yung priority ko is yung plenum niya. Yung plenum niya, mula dito hanggang dito yan. Kung makikita mo sa ibang receiver, hanggang dito yung trigger nila. So sayang naman ng parts na hanggang dito yung trigger. So atras mo na ito para makabutas tayo ng plenum natin na malaki. Bali tandem yan sa taas na plenum at saka sa ilalim. Yung bypass pataas, dito tayo magbubutas ng gauge para wala na tayong ibang bubutasan dito sa ilalim, para isang maintenance na lang. Yan yung tinatawag sir na plenum, na direct plenum. Magkaiba kasi yung direct plenum kaysa sa maglagay ka dito ng another additional na plenum. Limbawa, nagdugtong ka dito ng plenum tsaka regulator. So okay naman yun, pero para sa akin mas advantage talaga pag direct plenum na nakaabang na talaga before siya mag-open yung firing pin natin. Ayan, sa loob meron tayong valve housing dito sa loob na maliit lang, pinapasok yan mayon sa gilid. Tsaka iniba namin yung design para maiwasan natin yung blowback sa likod at saka sa transfer port pataas. So naging apat na siya, naging apat na yung set screw natin sa side lever. Ayan. So bali yung dati kong design, yung dati kong design mga sir, dito yung aking ano, yung barrel natin, nakaatas na yung timbol sa barrel. So yung disadvantage naman nun, pag nakaatas na yung timbol sa barrel, hindi natin pwedeng ma-index. Limbawa yung gusto nating ikutin yung barrel para makuha natin yung tamang tuning, hindi na natin yun maikot kasi may porthole na siya. Pero sa ngayon, iniba ko yung design. Sineperate ko yung ano, porthole sa mismong barrel. Ang yung barrel natin 16mm. Katulad din yung ano, yung barrel na kinakabit natin sa hammer. Walang bawas sa hammer, sa barrel. So kung may barrel ka na gagamitin sa side lever, pwede mo rin magagamit sa hammer na wala ka kang kailangan ni machine. Kaya ginawa ko yung design na separate yung timbol sa barrel. Halimbawa, dalawa yung receiver mo, may hammer ka, may side lever ka. Yung side lever na barrel, pwede mo ikabit sa hammer. At yung sa hammer, pwede mo ikabit sa side lever. George Africa, good PM sir, how much side lever, how much to avail from Nueva Ecija? Thanks sir. Sa Nueva Ecija, may mga kaibigan tayo dyan na mga maker din na magagaling. Kung ako sir, mag-search ka muna para mas madali yung ano, yung habol niyo dyan, kung mas malapit sa inyo, madali yung maintenance ng unit niyo. Dito sa amin kasi malayo kami sa Iloilo pa kami. So kung kailangan talaga na i-machine yung mga parts niyo na kailangan, kailangan talaga ipadala niyo dito sa amin. Pero kung decidido talaga kayo sir na sa amin magpagawa, wala namang problema. Pwede naman natin mapag-usapan 'yan. Nelski Sagittario, sir, ikaw yung mas malakas. M3 lang daw yung malakas. Ano lang tayo, sir? Practice pa rin. Pero kasi naghahanap tayo ng mga magandang design ng receiver natin. Hindi ako nagpo-focus sa forma dito sa labas. Kasi yung focus ko is yung plenum sa loob. Kasi ito yung pinaka-importanting part ng receiver natin pag regulated tayo.
sayang naman pag regulated ka at saka maiksi yung pleno mo. Minsan, sa mga receiver natin noon na unreg, yung may offset, at saka nagdadagdag sila ng plenum dito. Yun yung ibig kong sabihin na may plenum siya, pero hindi direct yung plenum niya, papuntang bulb natin. So ito, walang kadesign-design sa labas, kasi yung butas niya malalaki. Ayan. Hanggang dito yung butas. Mula dito hanggang dito. Sa tataas, mula dito hanggang dito. So, masasabi natin na mas magaan siya, mas compact. Kaysa sa maglagay ka pa dito ng dugtong, hindi naman natin masisisi ang iba kasi talagang maliit talaga yung plenum. Kaya nagdudugtong sila dito sa side ng regulator or dito sa ilalim. Minsan nga may nakikita ako dito sa gilid sa gauge, nilalagyan nila ng extra plenum. Importante talaga yung plenum sa sa receiver natin. Ito malaki na siya. Pero mas malaki dito yung plenum ng hammer natin. Kasi parang nagdoble na ito. Sa hammer, mas malakas talaga yung hammer. Tsaka mas matipid. Yan, continue na tayo. Tatlo na lang kulang. Jury Verde, sir, ang buttstock abot sa 100 meters, ilang meters accurate pa? Kung magtira tayo ng long range, sir, halimbawa, sa akin noon, nakatira ako ng nasa 200 meters, pero malaki yung target ko, nasa 12 inches. Pero yung gamit kong bala, pellets lang na GSB, 15.89 pa ngayong ginamit ko, mas magaan. Yung velocity ko nasa 860 lang, 870. Kaya pa rin, depende sa shooter, sir, at saka setup ng airgun natin. So bali, sa 200, tumira ako. Nasa times 24 kasi yung ginagamit ko, sir, para makita ko masyado yung maliit na target sa 200. So naglagay ako ng shims noon sa scope mount ko para matilt ko yung scope ko. Pero ngayon hindi ko na kailangan i-tilt, sir, kasi meron akong ginawa sa panglaro kong airgun. Ayan, sir. Papakita ko sa inyo. Ayan. Bakit blur? Ayan, sir. Gumawa ko ng knob dito. Sandali. Ayan. Pang competition natin ito, sir. So hindi pa ito na anodize yung body. I-upload ko yung video nito pag na-review ko na, kasi meron pa akong ulitin. Ito, may knob ako dito, sir. Tingnan nyo kung magti-tilt yung yung scope natin. Ayan. Magti-tilt yan. Ayan. Umaakyat na siya. Ito yung kailangan mo, sir, pag gusto mong tumira ng ng malayuan. Tingnan mo yung yung scope mount natin, parang yumuyuko na. Ito yung setup kung gusto mong tumira ng malayo. Tsaka kailangan talaga practice kasi
para makuha mo yung tamang compensation mo sa ano, sa windage natin. Kasi kung medyo malakas yung hangin, hindi natin alam yung direction. Kailangan talaga alamin kung saan direction yung hangin, saka ang lakas ng hangin natin kailangan talaga measure para matamaan natin yung malalayo na target. Ito, paylist lang ito gagamitin ko sa susunod. Magre-review ako nito. Ito yung barrel ko noon. Nakapintura na. Nalalan nyo noon yung barrel na Mau. Yung galing kay Sir Ryan D. Galing si D.O. Yun yung barrel na ginagamit ko ngayon. So, tested na barrel ito kasi nagamit ko na sa ilang competition. Sa awa ng Panginoon, nakuha rin natin yung champion. Way back 3 years ago siguro, nung wala pa yung pandemic. Malakas na barrel. Magaling tumama. Ayan, ibaba natin. Ayan. Yung kailangan lang dito, stable yung ano niya. Yung pagka-tread at saka yung knob. Hindi dapat gumagalaw. Kasi pag gumagalaw ito, iiba yung patama natin. Yung barrel na to, tested na. Pwede siyang balaan ng GSB. Pwede rin yung mature na resize. Malakas tumama. Siguro nasa barrel talaga yung ano natin, yung sikreto. Yung iba kasi parang yung pinupukusan nila na tuning is regulator at saka dito sa receiver. Pero sa akin, okay naman, pero kailangan talaga barrel talaga, marunong tayo mag-tune ng barrel. Ito lang yung hammer natin. Papakita ko yung ano, yung kung paano siya kasahin dito sa kabila. Ayan. Ganyan lang. Maliit lang yung ano, yung travel niya. Ayan, sobrang liit. Pero hindi mo ma-underestimate yung maliit. Kasi mas malakas ito pumutok kaysa sa lever natin. Yung advantage pa ng hammer natin, madali tayong mag-boresight, maglinis ng barrel. Halimbawa, sa competition tayo, gusto nating linisan yung barrel ng madalian, mas maganda yung hammer. At saka yung notice ko, nung nagko-compete kami, kahit na nasort ko na yung pellets, na pellet gauge ko na rin, na timbang ko na rin, meron talagang pellets na pag pinasok mo dito, may ma-feel ka na iba. Kaya kung iba yung feel mo sa bala, huwag mong itira sa scoring card mo. Tira mo sa sighters para malaman mo kung okay siya kung hindi. Kung hindi ka sure sa bala na pinasok mo, dapat sa sighters mo lang itira. Yung scope natin is Victor. Galing ito kay ano, kay Sirwin Dostares. Marami siyang scope. Maganda rin kasi ano, gusto ko yung ano niya, nasa magnification nito, minimum magnification niya is 10, 40 yung pinakamataas. Ito yung gagamitin ko sa BR natin pag naglaro tayo ng BR. Wala pa siya masyadong ano dito sa atin, wala pa masyadong laro dito kasi ayun nga, pandemic. Kaya setup lang muna. Pero next time, gagamitin ko ito, magtitira ako ng long range. Pellets ang gagamitin ko, hindi tayo gagamit ng slug. Pellets lang, kaya yan kahit malayo. Sa tanong mo sir, kahit 100 kaya yan. Malapit lang yung 100 sir, kung maganda yung setup mo. Kevin Soriano, Sidelever po. Sidelever.
Ah, yung kahoy pala natin na laminated. Galing ito kay Jonel, Jonel James Agaton. Kaibigan ko yan si Jonel. Si Jonel. Kahit noong nagsisimula pa lang ako sa airgun making, palagi ko siyang kausap. Kaya hanggang ngayon magkaibigan kami. Kahit yung si ano, si RJ Uñate, Takroy, kaibigan ko yan. Mabait yan. Meron ding ano, hammer type si AirTac, gawang CNC. Maganda. Saka mura pa. Sa atin dito, mahal eh. Mahal pero walang problema kasi pag unit ng entry, in case na magka-problema, alert tayo na magsagot ng mga problema ng unit natin. Mahirap kasi yung ano, yung pag nakabili ka ng receiver, at saka pag nagka-problema, ikaw nang bahala, wala na. Ayos na. So kami, ako dito, kahit anong unit na pinaparepair sa akin, basta kaya kong gawin sa mga ilang minuto lang, di apat ng oras, ginagawa ko kasi wala na silang ibang matakbuhan. Pero kung yung mga unit talaga na estimate ko hindi ko kayang tapusin within hour, kailangan nag-schedule. Marami tayong nire-repair dito na unit. Bemer Baral, Lauro, Balauro. Boss, umaabot mo na ang magkano unit nyo pag sa inyo lahat gamit. Mayroon akong price list, sir, na sinisend sa messenger. Doon natin malalaman kasi magkakaiba kasi yung mga model natin. Bale, meron tayong apat na model ng receiver natin. Yung isa, Sidelever. Sandali, may gustong tumawag. Wait, sir. May gustong tumawag si Sir Nene. Tumawag siya sa akin. Tsaka sinabi na nanonood daw siya. Shoutout sa iyo, sir. Pasensya na kasi nung time na tumawag ka, nagpa-practice kami ng kanta para sa church. Minsan hindi ko masagot yung ano, bawal kasi sa amin mag-transaction within ano, Sabbath day namin. Kasi nag-o-observe kami ng Sabbath, bawal kami magtrabaho, bawal mag-transaction. From Friday sunset to Saturday sunset. Shout out sa iyo, sir, Nene. Pasensya na, huwag kang magtampo kasi hindi kita nasagot. Ayan. Continue tayo. Araw-araw dito sa shop, may pumapasyal na bisita. Buti nga ngayon, may pandemic. Medyo nag-less yung pumupunta dito.
Dalawa na lang kulang. Sir Nene, ano yung order mo? Sa Bacolod, yes po. Sige sir, jury. Kontakin mo lang si Eman kasi palagi kami nagchat-chat. Mga nire-replyan ko kasi sir, ano, yung mga matagal ko nang kakilala. Mahirap kasi pag ano eh, nag-deal ka sa lahat ng mga customer. Minsan hindi ko na maiisip kung ano, hindi ko na matandaan yung mga pangalan. Kaya yung familiar lang sa akin, doon ka lang magpapakita. Sure naman yun. Sir Nene, mas malakas talaga yung hammer para sa akin. Kaya yung panglaro ko, hidi ako gumagamit ng Sidelever. Okay naman yung Sidelever kasi marami akong mga kaibigan na gumagamit din ng Sidelever sa competition. Pero iba naman kasi ang ano ko eh, ang gusto ko sa competition, mas gusto ko yung hammer. May mga kaibigan tayong maker na Sidelever yung gamit nila sa BR25. Okay din, nagcha-champion din sila. Yung mga gawang sibo, magagaling din yon na Sidelever. Sekreto talaga barrel. Sir Nene, yung order mo, hammer na... Sandali, babasahin ko. Sige po, hammer na lang, pero folding po. Yung folding, meron tayong binibili na ano, meron tayong binibili na hinges para sa folding. Pero kung buttstock na folding, hindi pa ako gumagawa nun, sir. Mag-asawang hunter, Seventh Day Adventist ka pala, idol. Parehas tayo ng paniniwala, Isabella ko, brother. Shout out sa iyo, sir. Oh, Adventist tayo kasi born Adventist ako, sir. Nagkaisip ako, Adventist na kami. Pero yung father at mother ko converted lang sila from Catholic. Wala, hindi tayo pwedeng kumain ng ano, sir. Maraming bawal sa atin. Bawal yung baboy. Bawal yung mga crab. Yung mga masasarap na pagkain daw nila. Bawal tayo doon. Pero hindi naman tayo nag-crave ng mga pagkain na yun kasi pag nasanay ka na hindi ka kumakain, okay lang naman. Bawal din sa atin yung sagerlyo, inom. Yun lang, hunting lang. Bimer Balauro, may FB page ka, boss? Account lang, sir, wala akong page. Kasi sa Facebook minsan, pag gumawa ka ng ano, or kahit gumawa ka ng mag-create ka ng group, meron talaga tayong mga kaibigan na gustong sirain yung gusto mong i-promote sa Facebook. So, para ano na lang, wala na. Minsan nga, kung nagpo-post ako, doon na lang sa mismong account ko. Yung group namin na M3PCP, hindi ko na ina-update kasi marami talaga, sir. Parang hindi mo sila maano, hindi natin ma-please lahat. So, hayaan na natin sila. Kung saan sila masaya, gagawa tayo ng
group at saka i-report lang naman, kaya wag na. God bless na lang sa kanila. Masaya sana dun sa group dati kasi meron tayo dong mga ano, mga tinuturo natin yung mga tips kung paano mag-repair, mga ano ba, mga talakayan doon na mga topic na ano pwede nating kapulutan ng aral about airgun. Sir Ruben Maralit, boss, meron ako barrel na M16, pwede ba yon pag-uwa ko? Sorry po sir, bawal sa akin yun. Kasi yung permit ko dito sir, pure airgun na talaga tayo. Kahit ngayong ano sir, kahit ngayong bayaw ko, yung kapatid, yung dalawa kong kapatid na nasa PNP, hindi ako gumagal. Ayan, balik live ulit tayo. Naloobat ako mga sir, pasensya na. Balikan ko yung mga comment. Nelski Sagittarius, mga sa on boss, nami tanito kay Damo to na balan. Balay na boss kay ano. Yan may hirap kasi boss pag na-feel nila na medyo hindi nila gusto yung against sa kanila yung ano, yung mga sinasabi mo. Magre-react talaga yan or may tao talaga na feel threatened na sila, gagawa na lang ng hindi maganda sa kapwa nila para makaganti. Pero yung sa atin, wala naman tayong pinapatamaan na ano, na taon. Yung gusto ko nga dito sa atin, nag-create nga tayo ng group para solid tayo, isang hobby. Walang sapawan. Tsaka lahat tayo magkakaibigan. Mas maganda kung lahat nagkakasundo. Sir, Arting Magday, magkano sidelever sir? Receiver sir. Sandali sir, tingnan ko yung natin yung... Ano ba yung gusto mo receiver sir? Tactical o woodstock? Mark Herrera, Sir Melvin, ask ko kung magkano magpa-thread ng barrel para sa silencer at crown po. Pa-shout out kay Sir Jetro Kamua. Sir. Shout out sa iyo Sir Mark Herrera at saka kay ano, kay pare kong Jetro Kamua. Magpa-thread sir, ano lang. Ano ba yung size ng thread ng silencer mo? 1/2 by 20 ba yung yung standard? Yan kasi yung ginagamit namin dito kasi yan yung size ng mga thread ng mga barrel natin. Kahit sa mga imported na mga barrel, yung STX, yung sa FX, 1/2 by 20 din yun. Kaya pwede mo yun ipatread dito sa amin. Dali mo lang yung barrel. Tsaka magpa-crown pwede rin. Visit lang sa shop, sir. Pa-schedule lang kasi para ma-ano natin. Makita natin yung papagawa mo. Ito na, si Sir Undisputed Bokya. Sir, pasensya na pag tumatawag ka na kanina. Hindi ko nasagot kasi lowbat yung phone ko. Desktop yung ginagamit ko sa pag-reply. Walang ano yun, walang mic at saka hindi ako makasagot ng tawag doon. Sabi mo kanina sir, andali, scroll up.
excited na si Sir Undisputed. Bokya. Bro, kailan mo ko gagawa? Excited na ako. So actually sir, meron na kaming mga ginagawa ditong receiver. Marami kaming spare na receiver, pero yung priority talaga namin ngayon is yung matapos namin yung mga nakaunang pila. So bali, kung gumagawa kami dito ng ano ng natawag yan yung unit, pag nag-line up ka, isasama ka namin sa isang batch. Tapos isang batch din yung ano namin, yung mga parts namin kung ginagawa. Tulad nito, yung mga side lever natin. Ano yan? Isang batch ito. Bali, 15 pieces ito na side lever. Pero when it comes naman sir sa assembly, kung sino yung nauna sa pila, yun talaga yung uunamin namin ng ano, i-assemble. Mahirap lang kasi ngayon kasi yung barrel natin noon, kumukuha ko dati ng barrel sa Davao, yung ano ba, yung DBB. Di naman natin na in-expect na yung kaibigan kong maker ng DBBs na namatay. Cardiac daw yung ano niya, yung ikinamatay niya. So, naganap na ako ng bagong makukunan ng barrel. Kaya, kay Arjun naman ako ulit kumuha ng barrel. Mas okay sana yung DBB noon kasi lahat ng specs na gusto mo, kaya nilang gawin. Halimbawa, gusto mo ng OD na 14mm, 15, 16, pwede nilang gawin. Or ilang groups yung gusto mo, mapa 12 groups, 6 groups, at saka pwede rin sa 0.22 or 177 na barrel. Pero ngayon, sobrang hirap na talaga kasi yung kaibigan kong kinukunan ko sa ano, ano yun? Nabubulol na ako, pasensya na. Kinukunan ko ng barrel. Yung kinukunan ko ngayon ng barrel kay Arjun, yung sa Cebu. Maganda rin yung barrel niya. Tsaka mabait si Arjun. Visit niyo yung ano niya, yung account niya sa Facebook, Arjun Castaños. May bisita ako dito. Isa ito sa mga pasaway kong bisita, yan. Boy, kaway boy. Hi guys. Hi guys. Try ko mag-live. Okay din naman pala yung ano, yung mag-live. Kasi hindi ka na mag-edit. Diretsuhan. Diretsuhan na. Ano dong? Wala nang pakinigin. Wala na, wala nang edit-edit to. Basahin lang natin yung mga ano, yung mga comment nila. Mag-asawang Hunter, SD Ikaboro, di ba? Brother, magkano receiver mo na hammer type? Hammer type na tactical ba, boss? O ano? O buttstock? Kasi mas less yung ano, yung receiver na pang buttstock natin compare sa tactical. Alexis Jan Malapit. Sir, tanong niya, idol, magkano yung receiver mo na side lever, sir? Ano kaya ba, bro? Side lever na tactical o pang buttstock? Mas mura yung ano, mas mura kasi yung ano, yung pang buttstock natin compare sa tactical. Kasi sa tactical, marami pa tayong nilalagay tulad ng adapter para sa buffer tube at saka sa trigger housing niya, merong trigger guard. Ronald Pinka, sabadista ka pala, boss. Yes, boss, sabadista tayo. Sabado yung simba natin eh, pero yung tawag talaga sa atin is Adventist. Binansagal lang tayong sabadista kasi sabado tayong sumisimba. Ayan, resume na yung gawa natin. Oh, yung bisita namin, oh. Nangungulit, pero hindi lang nangungulit. Pati yung snacks namin kinain nyo.
Dadaan pa kami, ha? Basa mo na ako ng mga comment. Marami kasi nagtatanong magkano yung side lever, magkano yung hammer type. Bawat isa, boss, may... Sabi ko kanina, yung hindi ko natapos, may anim tayong model ng ano ng receiver natin. Una yung side lever na woodstock, side lever na tactical, hammer na standard na woodstock, at saka hammer na tactical, at saka mayroon tayong clip type na woodstock din, at saka clip type na tactical. Anim yun. Kaya hindi magkapareho yung price niya. Tsaka nag-price drop na ako ngayon, sir, mga sir. Tsaka nag-upgrade ako, pero ganun pa rin yung price. Halos lahat, stainless na lahat sa loob. Yung mga, ano, yung mga naunang model natin, pasensya na yung mga nakakuha. Kasi, old model yun eh. Bawat batch may bago. Yan. Pogi daw siya, sabi niya. Di ba? Pogi ka ba? Hindi masyado. Yan yung ano mo? Yung style mo sa mga customer mo. Panlaban mo yung mukha. Wala ka kay Dodong. Kay Dodong, pakita mo yung muscle dong. Flex mo na dong. Muscle lang kay Dodong. Sapat na. Yan, natapos na yung mga ano mga lever natin. So 15 pieces ito. Pagkatapos nito, magbubutas ako dito para sa link. Tsaka i-anodize natin. Yan, ganito karami yung ginagawa natin dito. Yung iba dito, hindi ko magagamit, spare yung iba. Bali dinadamihan ko lang para in case na mag-assemble ako sa susunod. Hindi na ako gagawa. Ayan, may nag-message sa atin sa Messenger. Si John Lenmar. Tagpila mga PCP mo, boss. Ayan, tapos. Boss. Kasi mga ano, mga bro, kung mag-focus lang ako sa ka-entertain ng ano, ng inquiry sa akin, buong araw kulang 'yon. Hindi na kami makapagtrabaho ni Dodong kung ano, kung inquiry 'yung ano namin. Wala kasi akong admin na naka-assign para mag sumagot ng ano ng mga tanong. Si Mrs. naman, di pa niya kabisado lahat ng mga isasagot sa ano natin. Baka magkalituan lang. Basa mo na ako ng message. Sabi ni Sir Ruben Maralit, boss, magkano CO2 lang? Stainless. Stainless daw. Pasensya, boss, wala akong CO2 dito. Pero meron tayong mga kaibigan na pwede kong i-recommend kung gusto mo talaga CO2. Nimrad na CO2 pwede rin. Taurus, Manlapat, marami tayo dyan. Sir, undisputed Bokya, scared mo na ako kung kailan mo ko magawa, makuha at makuha ang AG, sir. Okay, sir, i-finalize lang natin kasi yung mga kailangan talaga dito sa shop, minsan naghihintay sila ng ano, ng hindi busy na schedule or hindi maraming lineup. Walang siguro, wala tayong chance na maging hindi busy kasi marami talaga nagpapagawa. Kaso pinipili ko lang yung ano, yung ina-accept ko. Yung pina-priority ko yung mga malalapit lang. Mahirap kasi yung malayo, sir, kasi minsan hindi nila ano, hindi natin maiwasan na may mga problema dito sa shop. Ma-pressure tayo sa ano, sa ating gawa.
kung minamadali na tayo. Provinciano Mix TV. Boss, may ara kakilala dito sa Cebu na nag-a-anodize. Sa Cebu, try mo contact si ano, boss. Eh, ang alam ko, mayroon doon. Pero nag-usap kami noon yung kung nakilala niya yung namatay na maker no, ano, nakaraan, si Sir Roger C. Nag-usap kami. Meron din daw na nag-a-anodize pero hindi niya sinabi sa akin kung saan. Undisputed Bokya, sama mo na ako. Sige sir, sama kita sir. Ronald. Pinka, hindi na ako makabasa na malapit. Nasira na yung mata natin. Nice video sir, kompleto paliwanag. You're welcome, sir. Tanong lang, sir, kung ano yung gusto niyong malaman sa ano natin. Try nating sagutin kung kaya. Mahirap naman kasi kung ano, kung mag-assume tayo na expert na talaga. Based lang sa experience ko, sir, at saka sa mga nalalaman ko. Sasagutin natin yan. Mag-asawang hunter, brother, yung buttstock. Ano nga yung, tinanong kanina, hindi ko naman ano. Sir, mag-asawang hunter, ano sir? Kontakin mo ako ng messenger. Paano ba? Or hindi kaya mag-comment ka lang sir sa ano, sa post ko, sa latest post ko sa Facebook. Na mag-i-inquiry ka. Saka ako naman mag-message sa'yo. Undisputed Bokya, promote ko sa mga kasama namin sa Santa Cruz, yung AGM3 mo bro. Parang si Anthony pa Juyo pa lang meron entry dito. Oh, kay Sir Anthony, gagawa na namin ng bat stock yung sa kanya. Siguro next month baka matapos na yung sa kanya. Mga ilang araw po bago matapos ang isang unit. Sir, kung isang unit lang yung gagawin natin. At saka kompleto na yung ano, yung mga parts. Sa amin kasi pag kompleto na assembly lang hindi abot ng isang araw, sir. Pero kung gagawin mo talaga from raw materials yung isang unit, abot siguro sir na mga kung paspasan yung trabaho, siguro mga 3 to 4 days kaya naming matapos. Mahirap kasi sa proseso natin. Halimbawa ito, pag natapos ng i-machine, kailangan pa itong i-buffing. At saka huhugasan pa ito, i-degrease at saka i-anodize. Yan kasi yung pinakamahirap na part is yung pag-anodize. Kasi mabusisi yung pag-anodize. Hindi pwede yung ano, yung nag-anodize ka na may mga nakapasok sa maliliit na butas na oil, masisira yung anodizing natin. Tsaka makontaminate yung dye. At saka hindi na natin magamit yung mga contaminated na dye kasi hindi na siya didikit sa kulay natin. Ito nga yung kaibigan ko, panay pa-anodize oh. Every week siya nagpapagawa ng airgun niya. Maniwala ka dyan. Ayun sir, yung sagot ko sa iyo, Christian Paking. Mga ilang araw bago matapos yung isang unit, sir. Kung isang unit lang kaya naming tapusin within a week. Pero iba kasi yung proseso namin dito. Yung lahat ng parts katulad nito, sabayan ginagawa. So sa assembly, kung nauna ka sa pila, ikaw talaga yung uunahin namin. Bawal kasi yung ano dito, yung mag-insert-insert ka sa pila. Ito, yung kaibigan kong Pogi, palaging nag-i-insert. Inaabala yung ano namin, yung production namin. Pero kung sa CNC ito gawin,
Ayun lang yung maganda sa SNC kasi pag na-program mo na, hintayin mo na lang matapos. Yun na, tapos na. Pero kasi dito sa amin, mas gusto ko yung ano, mga hands-on talaga kami. Kasi kaya naman yung ano eh, yung mga design, kaya naman. Depende sa design ng receiver namin. Nagdi-design ako kung ano lang yung kaya ng machine natin. Ayun sir, 1 week kaya yan tapusin yung isang unit. Pero hindi kami gumagawa ng isang unit lang. Parts by parts kami. Bawat parts, maramihan yan. Katulad nito, yung hammer niya. Pag hammer lang yung ginagawa namin, hammer lang talaga. Sa assembly, mas mabilis. Kasi kuha ka na lang ng parts, assemble mo. Madali lang. Buti naman yung mga receiver namin, isang feel mo lang ng hangin, okay na. Pero yung kay Sir Anthony na sino yung nakakuha sa akin ng receiver, nahirapan siyang magpasil ng ano niya, ng side lever niya. Kasi pump yung gamit. Sa susunod, may ituturo ako na ano, na mga diskarte diyan paano gamitin na pump lang yung gamit. Provinciano Mix TV, salamat boss. Pwede ang upper receiver kasama ang lever, ipaano dahil sa'yo boss, ipapaship ko lang boss. Anong kulay ba boss? Tingnan ko muna yung ano, yung material mo. Ano ba yan? T6 ba yan? Kasi yung ibang mga aluminum, yung mga mababang klaseng aluminum, pag inanodize mo, iba yung ano, kalalabasan. Ronald Pinka, madami ka pala tanggap sir na project, mabuhay ka. Hindi sir, naman, hindi naman ganong marami sir, inano lang namin, yung kaya namin tapusin. Mahirap naman kasi kung sobrang dami, tanggap lang ng tanggap at saka madidelay lang. Yung kaya lang namin uubusin sa ano, kaya lang namin gawin, yun lang yung tinatanggap namin. Kasi hindi natin maiwasan dito sa shop, halimbawa, nakaschedule na kami sa isang batch na 5 months, hindi mo kasi maiwasan na may pumunta dito sa atin, magpaparepair ng airgun, hindi mo naman pwedeng hindian. So, mabuti na yung ano, mabuti nga kay ano ngayon, meron akong kasama dito, kaya patuloy pa rin. Pero, yun nga, yung sabi ko, lalo na't may ano, yung unit nila, gawa ko. Hindi mo talaga maindian yun, kasi yun yung promise ng maker sa bawat unit namin. Na in case magka-problema, priority talaga. Pero minsan, yung katabi ko dito, sobrang kulit niya. Marami siyang pinapadagdag. Delay. Siya yung nagpapadelay sa amin. Visit yung page niya. Ano no? Visit niya yung page niya para i-bully niyo siya. Ah, hindi. Joke lang yan. Alexis John, malapit. Sir, yung side lever na buttstock, idol na sa magkano po? Side lever. Receiver lang yan, sir. Mahirap kasi sir sa ano, sa nag-order ng receiver sa akin minsan. Sabi, receiver lang daw kukunin. Pero ang ending, ako rin pala yung kakabit ng barrel, ng regulator, magsi-set up. Pares lang naman pala. Pero yung usapan, receiver lang. Kay Boko.
Yung name ko sa Messenger Boss, Eligio Damones. Send ko yung link. Send mo nang link. Kaya minsan mga boss, yung Sidelever, hindi ko ina-advise sa mga customer natin na malalayo. Kasi pag malayo, mahirap na i-follow up yung mga ano nila. Limbawa, mag-maintenance nila ng ano, maintenance ng ano nila, ng mga airgun nila. Komplikado kasi yung Sidelever. Pero mabuti na yun kung ano. Kung matutunan yung i-disassemble, mas madali lang naman. Sa amin dito, hindi kami nahihirapan kasi kabisado na namin. Yung problema lang kasi pag ginagawa mo yung isang airgun na hindi mo kabisado yung bawat parts niya. Hindi mo alam kung ano yung unahin, tsaka mag-troubleshoot ng sira ng airgun. Anong kailangan mo? Sita lang. Bisita lang daw, sabi niyo. Nakikain. Nakikain? Busog na. May tangalian pa mamaya. Pwede na umalis. Punta ka ng ano? Punta ka ng city. Nandun sa kay ano, kay Raymar yung ano ko, yung subatang. Ayos yun. Sa sanag lang kayo magkikita. Sige na. Laki ng tiyan, no? Ganyan makita. Secret in. Ayan. Kung makikita nyo sa likuran natin, dati sumali ako ng ano, ng competition sa Cebu. First time kong sumali doon. Sa awa ng Panginoon natin, nakuha natin yung champion sa Masters Class at saka sa CO2. Yung ginamit kong airgun noon sa competition sa Cebu, ano yun? Bali, yung kulay di pula kong airgun. Pwede siyang palitan yung ano, yung propellant niya. Pwedeng CO2, pwede PCP. So, nung sumali ako sa PCP, ginamit ko naman compressed air. Tsaka, sumali din ako sa CO2. Binaklas ko lang yung tanke. At saka, pinalitan ng CO2. So, same setup lang sa receiver namin. Wala akong binago. Pero, pag yung barrel talaga yung ano, yung maganda sa receiver mo, sa PCP mo, kahit na kung sa compressed air matalakas yung velocity at saka palitan mo ng CO2, siyempre bababa yon. Okay pa rin yung patama niya basta sa barrel talaga ang sikreto ng ano natin, nung airgun natin. Sa akin kasi hindi ko naman inaabol yung sobrang taas na velocity kasi pag mataas minsan spiral yung ano niya, yung patama ng bara. Makikita niyo yan pag ano, pag itinesting niyo na itira niyo sa ulap, makikita niyo na yung bala nag-spiral yon pag sobrang lakas ng velocity. Mas okay sa akin yung stable siya. Makikita niyo sa scope pag sinubukan niyo. Boss, nag-message ako sa iyo sa Messenger, boss. Ngayon lang, kaki-open naman, boss. Please, may send ako na pagawa sa'yo. Easy day, only bale, only yesterday, boss. Yan yung ano mo? Yan yung account mo? Tingnan ko.
Makita yung message mo. Sa message request ba? Boss, nag-message ako sa iyo sa Messenger, boss, and lang. Magre-reface tayo ng aluminum. Ito ulit. Para yan sa clip type natin. Palitan lang natin yung plate. I-review daw namin yung side lever niya. Siya yung may-ari ng pulang side lever. Yung kaibigan kong minsan, pasikat. Oo, oh, tingnan nyo. Sabi niya, pogi daw siya. Yun pala, habulin siya. Habulin ng mga bading. Ito? Ano to? Papel. Para hindi matumba yung ano, yung plate natin. Papel lang, sapat na. Yung plate para saan? Para diyan maipatong yung ano. Parang bitin yung sukat natin dong ah. Dito. Pumatong na ba? Ayan, magre-reface kami. Yan, nag-clear na yung video ko. Ganun pala yun. Ganun lang yun. Magre-reface tayo. Gamit tayo ng fly cutter na gawa ko rin. Ito sa dati kong video, fly cutter na ginawa namin. Isang round bar ito. Shafting na 1, 2, 3, 4, 5 inches. 4 inches. 4 lang. 4 inches at saka ginawa namin ng ano, kabitanan ng ano, ng carbide insert na pang aluminum. Yan, talas nito. Papalitan lang natin yung maliit na end mill.
Sa mga gustong manood, manood lang. Hindi boss, yung ano, yung profile pic ko. Yung nakasakay ako sa ano, motor na green. Yun yung personal ko na ano, na account. Masarap talaga magtrabaho pag ano, yung gamit natin maganda. Parang pinapadali yung ano, yung trabaho natin. Muna natin yung ano, yung fly cutter natin. Atras. Nag-lock siya dito kasi mas mataas dito sa kabila. So, ibaba pa natin. Maliit lang, manipis lang. Ayan, para mag-free. Yung rotation niya is counterclockwise para hindi tayo tatalsikan ng ano. Sa likod tatalsik yung mga chips natin. Ayan. Maya-maya, papantay na yan. Saka maglilibin na. Ayan, sa likod pumupunta yung chips. Yung table natin, umaakyat yan. Tumataas yung table natin. Saan ka pupunta? Ay! Ano yung ano? Velocity ng ano mo, CCD mo.
Parang hindi pantay yung ano natin doon. Yung cutting ah. Basta gahulag ang ano. Gumagalaw yung kahoy na table mo. Tagalogin mo na lang. Ano sabi mo? Sabi niya, sinasabi niya si Dodong kanina eh. Ano yun? Sa amin dito, parang uulan ulit. May bagyo daw. Kamusta sa inyo dyan? Undisputed Bokya. Bro, anong oras ako pwedeng tumawag sa'yo para malaman ko details? Salamat po at naisama niyo na yung order. Naisama niyo na ako sa batch niyan. Alexis dyan. Sir, Sir Nene. Mamaya, pagtapos ng live ko. Idol, yung Sidelever na receiver na pang bot stock, nasa magkano pa buti?
Ito na boss, nakita ko rin yung ano, yung price natin sa tinatanong mo. Sandali, ano yun? Sidelever zipper na pang buttstock. Nasa magkano po? Sabi ni Alexis dyan, malapit. Sir, yung tinignan ko yung ano, yung price list namin, yung receiver na pang buttstock is nasa 22K po. Kita ka pala doon tong eh. Ha? Kita ka doon sa kabila. Idol, yung side lever natin na pang buttstock is nasa 22, boss. Price drop niyan. Ito, tapos na yung isa. Sa ulit, kailangan ko sana yung ano, yung ganito, apat na piraso. Kasi yung dalawa, undersize yung cut, so hindi ko yun magagamit. Gagamitin natin yun sa ibang ano. Katingan mo itong dalawa ito. Dalawa. Pero ano eh, oversize mo konti yung ano, size. Para hindi bitin. Bitin siya yung ano, yung sukat para dito. Nakapati lang, nakapatuin yan. Sayang yung material pag sobrang laki. Ganito kami araw-araw. Start kami trabaho minsan kung maaga pa alas 7 o'clock lumayang gabi matatapos kami abot kami ng 10 o minsan 11 pa nga pag may unit kami nilalabas. Yung mga unit ko dito, marami na akong tapos na unit pero wala pang barrel. Barrel talaga ang problema natin. So, balang araw, baka gagawa din ako ng barrel ko.
Magpapakata ko igugong ng dalawa nito. Yung naunang cut niya kasi undersize yung dalawa. Hindi yan po pwede. Kasi gagawa tayo ng ano, ng hammer na clip type. Ito yung magiging clip sa taas. Bale po, ganito yung magiging itsura niya. Ganito yung magiging itsura nito. Ng dalawang ito. Yan, magiging ganito. Yan, di ba maganda? Ang puti, ang kinis. Yung kulay nito sa actual, parang nireblue siya. Kung sa video, parang green. Dito sa amin, parang kulay, ano siya, dark green. Na dark blue. Dark blue ba itong? Dark blue, no? Yan. Ito yung ginagawa ko ngayon. Bale, ito yung clip. Yung advantage naman nito, yung barrel natin, pag pinasok mo, siya yung magkiklip. Ayan, i-clip niya ng anim na sa Allen bolt na anim na piraso. So yung barrel natin, hindi masusugatan ng set screw. Yung standard natin na hammer type, set screw lang yun. At saka ito medyo makapal. Dong, paayos ko dong. Dong, paayos ko. Tanggal. Tanggal yung charger natin. Ayan. Nakita nyo ba yung plenum? Sa ilalim. Ito. Ayan. Plenum niya, hanggang dito yan. Yung plenum niya. Sa ilalim pa lang yan. Yung sa taas, ayan. Bali yung plenum niya mula dito hanggang dito at saka mula dito hanggang dito, malaki yan. Sa ganyang laki ng plenum, siguro enough na para sa mga setup natin kung gusto natin yung mga high velocity na plenum. Yung sabi ko kanina, yung plenum natin is direct plenum, compact sa loob. Hindi mo na kailangan magdugtong dito. Nilagay ng regulator, magdugtong. Ano na siya tingnan? Mahaba na tingnan. Ang plenum natin, sir, hindi yan adjustable. Ang tinatawag dito, built-in na plenum yung tawag dito. Yung ibig mo sabihin, siguro adjustable yung output ng regulator. Yun ba yun? Dong, paabot ako ng marker, dong. Yung pula. Ayan, ganito kalaki yung plenum natin. At saka yung bulb housing natin dito is okay lang, ano na natin. Dati yung ginagamit ko is ano, brass. Brass na housing. Ngayon, stainless na ito lahat. Ayan, yung marker natin, maluwag yan. O. Ayan, ganyan kalaki yung plenum natin. Ayan. Walang design-design sa, ano, sa labas. Kasi, plenum naman yung hanap natin. Anin mo naman yung maraming design sa labas kung plenum maliit. Ayan. Malaki. Mga ganito kahaba. Yan. Yung sa kabila, ganito rin. Ay hindi, sa barrel pala yun. Ito. Maluwag. Yan. Makapal kasi yung ano, yung receiver natin. Tabot daw ng 1 inch na aluminum daw. 1 inch. 1 inch. Uno. 1 in 1/4 yan eh. Yan. Ito yung 1 inch.
mas makapal siya kaysa sa 1 inch na receiver. 1 naman po yung size nito. So bakit kinapalan ko? Kasi yung design nito naka-clip sa itaas. Pag manipis ito, hindi mo ito malagyan ng allen na 4mm. So kailangan may baunan dito yung allen natin. 6 na piraso 'yan. Kung manipis 'yan, hindi mo 'to magagawa. Siguro kung yung butas ng para sa barrel mo is maliit, pwede kang mag-design dito sa ano, sa 1 inch na aluminum. Pero sa akin kasi yung ano, yung butas ng barrel para sa barrel is nasa 16mm yan. Pasok mo lang yan, wala ka na kailangan ni machine. Tsaka diretso na. Less ang hassle, mas kung halimbawa may barrel ka na balak mo balang araw ibenta mo. Pwede mo siyang gamitin dito, hindi siya magagasgas. Kung ano yung itsura ng barrel nung pagkakabit mo, ganun pa rin pag hindi mo na siya gagamitin. O balak kang ibenta. So yung market value niyang barrel mo medyo mataas pa kasi walang bawas. Ganda ng combination. White and dark blue. Ayan. Na-etching na rin. Kinis. Ganyang design na hawak mo. May nag-comment, Ryan Garcia. Siya pala yung kaibigan kong pasaway kanina dito. Comment pa siya kung magkano yung biskotso ko kanina. Baka nasarapan siya. Alexis Jan, malapit. Ganyang design na hawak mo, idol. Magkano naman kasama hammer at trigger pang buttstock? Tingnan ko boss yan, no? Yung price list ko. Kasi ito yung, ano, yung receiver ko na medyo mahal sa lahat. Kasi marami pang profile dito sa taas na ginagawa namin. So, additional trabaho yon. Compare mo sa mga standard natin. Yung standard natin, pakita ko muna. Ito po yung 1 inch na standard namin na receiver para sa hammer. At ito naman yung ano, yung kanina, yung clip type natin. Ito yung pinakaiba nilang dalawa. Ayan, tatlo lang set screw niya. Ito, ipit ito ng upper niya na part. Ayan, stainless na bulb housing. Tingnan nyo naman kung gaano kakapal yung thread. Ayan. Hindi nyo kayang ilustre dito kasi stainless ito. Yan, ang butas sa loob. Yan, pasok yan lahat. So, yung maganda dito sa receiver natin, yung advantage pa rin, yung masasabi ko. Kasi yung o-ring para dito, sa bulb housing natin, same lang din yung o-ring na gagamitin mo dito sa regulator natin. So, kung bibilangin mo yung ano, yung pieces ng o-ring na gagamitin mo sa receiver natin, dalawa lang. Ito at saka dito. Yung bypass nila sa pataas, ito na. Sa gauge tayo dadaan. Para wala tayong butas sa ilalim, clear tayo. Clear tayo sa leak. Ayan. Gold siya. Maganda ito pag nabuo na. Combination. Minsan mas nagustuhan ko yung ano, yung may kulay. Mainit kasi sa mata ng tao pag pure tactical yung kulay, halimbawa itim.
na maninibago yung mga tao na bago lang makakita ng PCP, minsan matatakot sila. Kaya akala nila totoong barel. Kaya ginawa nating ano, medyo colorful. Ayan, medyo matigas. Hindi pa nakaset. Ayan. Yung size ng thread natin, same size ito sa size ng regulator natin. So kung lagyan mo ito ng regulator dito sa taas, pwede siyang pumasok dito. So bali dito yung regulator, pwede din siya dito. Same thread lang sila. Dalawang o-ring sa isang receiver, tapos na problema mo. Wala nang ibang o-ring na, no. Ito nga yung mga receiver ko na ganito. Aabot ng dalawang taon, tatlong taon bago mag-leak. Ito, mas makapal yung clip type. Oh, ayan. Ayan, maporma lang ito. Pero kung sa hunting, kung ako papiliin, ito na. Kasi mas magaan ito compared dito. Mas mabigat ito. Yung trigger assembly niya, trigger housing niya, same lang naman. Kung ano dito, ganun din sa kanya sa kabila. So, walang pinagkaiba. Sa receiver lang nagkaiba. Ayan. Tagos yung butas sa itaas at sa kailalim. Bypass niyan. Ayan, makikita niyo yung butas. At saka yung ano natin, yung valve housing na, sa valve pin natin, meron tayong mahaba na threaded na stainless na bolt. Pwede nating i-adjust yung tension ng spring natin para sa ano niya, sa valve natin. Sir, tirahin mo na din yung receiver ko. Meron na kaming ano dito, sir. Meron na kaming mga receiver dito na yari na, pero hindi lang na-assemble kasi priority namin yung mga naka-line up. Yung sa naka-line up kasi, sir, kailangan mo talaga mag-down payment para sure na naka-line up ka na. Kung reserve lang dito, minsan makakalimutan yan kasi yung priority namin, yung nag-abot ng pera sa amin. Kasi nakakahiya naman na tanggap ka ng pera pero wala pala sa lineup. So yun yung priority namin. Tsaka kailangan talaga mag-down payment tayo para assurance na rin sa amin, sa mga maker, na decidido talaga kayong magpagawa. Mahirap naman kasi, sir, pag halimbawa may mga customer talaga na medyo may attitude, mahirap intindihin. Yung inakala nila na yung unit lang nila yung ginagawa namin. Minsan, inaapura kami. Pero, ina-explain ko lang na sa amin dito, bawal talaga kaming apurahin kasi nakasalalay din dito yung safety namin. Pag stress kami sa trabaho, halimbawa, may minamadali kaming trabaho, makukompromise yung safety namin at saka yung quality ng airgun na ginagawa namin. Saka yun lang. Maingay sa labas kasi may dun lang dun sa labas yung aming ano, yung aming circular saw para sa pagkating ng aluminum. Hindi kami gumagamit ng lagari dito kasi sa sobrang dami ng kinakating namin, kailangan namin yung mas mabilis mag-cut. Hmm.
Ayan, so balik na tayo sa trabaho. Ito po yung itsura ng tactical natin na hammer type, na clip type. Ayan, ganyan siya. Wala pang buttstock, pero ready na siya. Ibang lagyan ng buffer tube at saka ng regulator. Mas maganda dito yung may rail serial. Ayan, mas maganda, may rail sa ilalim. Tactical na tactical yung design. Ayan. Meron akong ginawa noon, sir, pink. Pero mahirap yun kasi yung dye namin contaminated na yung pink. Hinihintay ko ngayon yung padala ng pogi kong kaibigan na si Paul. Pogi yun. Yun yung supplier ng ano ko, ng mga dye ko. Shoutout pala sa kanya. Siguro nasa trabaho siya ngayon. Siya yung nagsusupply sa akin ng ano, ng mga dye ko. Tsaka may ipapadala siyang ano, siyang Cerakote. Subukan natin yung finish na Cerakote. Sa mga firearms kasi, yung ginagamit nila is Cerakote. Subukan natin sa airgun kung maganda yung kalalabasan. Pero notice ko na may nakita na akong mga Cerakoted na mga parts ng airgun. Maganda din naman. Maganda. Tactical na tactical yung ano niya, yung itsura. Shoutout di bala kay Sir Anthony Pajuyo, yung kaibigan ni Sir Nene. Victor Olive, boss mag boss yung tactical receiver mo magkano? Anong tactical boss, Sidelever o hammer type? Sa hammer type may dalawa tayong ano model. Yung clip type at saka yung standard namin. So na pinakating ni Lutong sa labas para may sabay ko na yung ano. Mm-hmm.
Kulang pa tayo ng dalawa. Saan dito, boss? Yung dalawang ito, makapal lang yung isa, pero same lang sila kalaki yung plenum. Same lang yung laki ng plenum nila. Ganun din sa kabila, oh. Saan dito yung gusto mo? Sir Sunny, kamusta? Yung price natin ng tactical na receiver para sa ano, sa Sidelever. Sandali, maingay si Dudong sa kabila eh. Nagkakating ng aluminum. Sir Sunny, yung price ng buong unit natin na tactical na Sidelever is nasa 37. So pag nagkuha sa akin ng ano, ng receiver lang, magma-minus ka ng 13K sa 37. Yun yung magiging ano, magiging price ng Sidelever natin, kung Sidelever lang, receiver lang. 37 minus 13. Sidelever naman na buttstock, yung buong unit is nasa 35. Nag-price drop na rin ako. Minus 13 din pag receiver lang. Victor Olip, yung blue. Yung blue, clip type yun, boss. So, yung ano namin, yung receiver, yung buong unit na tactical, nasa ano yun, 39. So, minus 13 ka lang kung receiver lang yung kailangan mo. Thank you.
So, anong oras na dong? Mga boss, 2:15 na. Tanghalian mo na kami. Hindi pa kami nakapag-lunch. Babay mo na kami. Dong, babay ka muna, Dong. Hindi, dito sa kabila. Ayan, si Bila. Kino-chat mo. Babay ka. Oo. Oh. Mababa kasi si Dodong, kaya hindi niya abot yun. 6-4 ako dati, napas pa lang. Hala. Babay muna.